Hey guys, what's up? It's RJ. Welcome back to me. So as you can see, nandito tayo ngayon sa kwarto ni ate. Yan, na pag wala kasi sila dito, ginagawa tong bodega. So for the day's video, ano na to? 3:36 na ng umaga. And as you can see from the title, papakita ko yung mga bagong Christmas decors na binili namin. Ayan. Nung nagpanggasin na kami nung birthday ko. Tapos nakalabas na rin yung mga ibang decors. So yan, magde-decorate tayo after nating ipakita yung mga yan. So let's start. So hey guys, ayan. So first, ito na muna. Mga bagong Christmas wreaths. Actually, si Rico yung pumulot ng mga yan. So, dalawa sila. 1 and 2. And then next, we have Christmas balls na royal blue, dark bluish. Kasi cute siya. Kaya, yan, kinuha ko. Tapos ito, si Rico yung pumulot nito kasi natutuwa siya sa mga colors nila. Alam ko dalawa to. Pero di ko mahanap yung isa. Pero ang alam ko, dalawa talaga to. And then susunod, as you may or may not know from the previous Christmas decorating video ko, check out nyo na lang. Mahilig akong mag-color coordinate ng mga Christmas decor. So gusto ko, usually isang color lang. Kasi, wala, cute eh. So, para ma-achieve yun ngayon, nang hindi ginagamit yung previous colors last year, or okay lang ba huling nag-decorate? Basta yun, para hindi siya pa ulit-ulit. Bumili ako ng bagong color set. So, ito yung isa. Mga, anong kulay ba to? Teal, aquamarine. Basta itong kulay na to, ayan. So, meron silang mga medium na balls na may puti. And, yung mga malalaking balls din. Ayan. Ay, assorted pala to. May malalaki, may maliliit, may medium. Ayan. That's one color. Tapos bumili din ako ng mga Christmas ornaments of the same color. Ayan. So iba-iba siya na design. Pero isa lang yung color. Ayan. And then Christmas flowers na ganito din yung color. Anong kulay ba to? Teal? Hindi ko alam kung ano exact color niya. Pero yan. So ayan, kumuha pa ako ng mga ganyan. Flowers ulit. And aside from that one, meron ding pink. Kasi, wala lang, para maiba nga yung colors natin. So, pink na small balls. And then this one, medium balls. And, yung malalaki na balls. Ayan. So, papakita ko na lang yung end product. Kung paano ko siya i-decorate. Kung ano yung vision ko. Pero yun. Flowers din, na ganung color. Pink. Yan. Kumuha din ako ng mga ganito na pink and blue or aquamarine or basta yung kulay ng isa. Yun lang naman yung mga bagong decors namin. Mag-start na tayong mag-decorate. Hindi ngayon, hindi rin bukas. Basta, makikita nyo sa vlog na tong kailangan kami mag-decorate. So, yun yung mga bagong decorations namin and yun. Let's start decorating. Pag sinipag ako. So after how many weeks kung i-film yung introduction and Christmas decor haul, ito na. Finally, nagde-decorate na tayo. So first, sinabit ko muna yung mga garlands dun sa pintana and main hallway entrances or pathways or whatever. And as a tamad person, pinapatong ko na lang siya ngayon. Dati kasi tinatamtax pa para secure pero ayoko na. Not anymore. Ayan. So sinasabit ko dun sa may mga doorways kasi dyan naman talaga sila nakalagay dati. And ayan, so ina-attempt ko lang siyang i-secure sa ganyang lagay para hindi siya malaglag ba pag naglaro na si Rico dyan. Presenting our new decorations for this year. Ayan, the Christmas balls and the plastic. Yan, it's giving Christmas, it's giving holiday couture. Pagod na ako. So ito, sinaset up ko yung Christmas tree
na maliit kasi ayaw namin ng malaking Christmas tree kasi walang space. And kung narinig nyo kanina dun sa presentation of the couture thing, nakikinig ako ng mga Christmas station ID ng ABS para ma-feel ko naman yung Pasko habang nagtatrabaho ako at habang nagtatayo-tayo at nagsasabit-sabit ng mga ornaments na ganyan. So, ayan na yung Christmas tree. Charan! And then for this one, inuna ko yung teal aquamarine or yung color na yan. So, more sabit lang ng puti at saka nung ornaments, ganyan. So, ang thought process ko dito is, wala lang, hindi ko lang alam. Nakita ko lang kasi yung color na to dun sa may CSI mall. Tapos sabi ko, ay, ang cute, kakaiba. Tapos tinignan ko kung madaming ganyang shade or ganyang color para makabuo ng isang monochromatic design. Tapos meron naman. So, di kinuha ko yung mga kakulay niya, ganyan. Tapos, na-realize ko pala na dapat bago ako nagsasabit-sabit, nilagyan ko muna ng sticks yung mga flowers para hindi siya masyadong time-consuming. Ayan, pinakita ko yung mga glitters. Glitters kasi naglalagas yung glitters pag hinahawakan mo yung mga ornaments at saka yung mga flowers. Kaya ayan, hindi nyo lang halata kasi naka-timelapse pero pawis na ako nito at yung itsura ng mukha ko hindi na maipinta ba. Ayan, yung nakikita yung new moyo ko ako sa harap ng camera, yan yung nagugupit-gupit ako ng price tag, naglalagay ng mga sticks dun sa bulaklak, ganyan. Tapos, more sabit, ayan. Ina-attempt kong i-hook yung garland dun sa lalagyan ng cortina, yung curtain rod pala, para hindi siya malaglag. Pero, mukha namang hindi siya effective. Kasi mabigat yung mga ornaments. Kaya, yon ay idinaan ko na lang talaga sa dasal na hindi siya malaglag pagdating ng Pasko. Dahil pag nalaglag lahat yan, hindi ko na siya ibabalik talaga. Then for this one, yung pink naman and gold. So we're going for pink, rose gold kind of a design. So, yan. In-attempt kong ibahin naman yung itsura from the other side. So, yung mga parang walis-walis is nilagay ko lahat sa gilid. Yung mga bulaklak is nilagay ko sa taas. And, ayan, more ikot, more sabit. Tapos dito, natuto na ako. So, yung mga bulaklak, nilagyan ko muna ng stick. Ginupit ko muna yung mga price tag and all of those things para madali na lang siyang isabit dyan sa gilid. And, ayan. So, medyo mas madali yung buhay ko dito. Ang nagpahirap lang naman is yung pagkuha ng mga Christmas balls na nasa ilalim ng mga lalagyan. Kasi, ayoko namang ibuhos lahat. Tapos, ibabalik ko lang din kasi hindi ko magagamit. Kasi medyo madami-dami pala yung nabili ko. So, hindi pala siya magagamit lahat. So, ayan. Tinatry natin i-even out both sides yung mga balls and flowers, ganyan, as much as possible ginagawa natin silang symmetrical. So more rearrange, chine-check ko sa camera kung maganda ba, kung pantay ba, ganyan. And hindi nyo alam yung stress ko na wag paingayan yung mga wind chimes ba dun sa tabi ko kasi ang ingay talaga nila, collection niya ni mama. Kaya pag mahangin, ayan, maririnig mo ang kaingayan ng mga wind chimes. Ayan siya. So, ang thought process ko dito is, kaya pink yung naisip ko kasi favorite color ni ate para, ano, in honor of her. In honor of her! Ginawang santo eh. Pero yon, ang cute kasi. Tapos, nakakatawa lang para kakaiba, para hindi puro green, puro hindi yellow, hindi puro red, ganun. Paulit-ulit na yung Christmas color. So, ngayon, ibahin naman natin. Sana next year makahanap din ako ng mga ibang colors. Or if not, edi wala. Ayan, so more check si kuya for the checking. Ayan, for the akyat. Yung bulaklak na yan, yung nasa gilid, yung nasa top left, yan. Wala siyang ano, stick. Kasi hindi ka siyang stick, kaya na-stress ako. And this one, ang color dapat nito is blue. Yung royal blue na puro, pero na-stress ako kasi hindi ko mahanap yung mga ibang royal blue ko na
ornaments na flowers, ganyan. And alam ko meron yun. Pero hindi ko talaga mahanap. Kinalkal ko na lahat ng box, ganyan. So, ang meron na lang is yan yung nag-iisang bulaklak na yan. Yan na lang yung natitirang blue na bulaklak. So, hindi ko alam kung saan napunta. Dinala ko yun sa office dati sa my desk. And alam ko na, iuwi ko naman. Pero, hindi ko na alam kung nasan siya ngayon. Kaya, na-stress ako. Tapos, yan na lang yung mga natira kong blue na ornaments. Kaya, tingnan nyo, na-stress ako. Kasi, hindi ko na alam kung paano siya gagawin. Buti na lang, bumili ako ng mga maliliit. Pero, hindi pa rin siya enough for me. It's never enough. Never, never. Never enough. Never, never. Kaya yan, ina-attempt kong isalba and ina-attempt ko talaga siyang gawing pure na blue lang for like a blue Christmas kasi may pink na para kay ate. So, yung blue para sa akin din naman pero wala, sinuhuan ko na talaga. So, ang ginawa ko is humiram na lang ako nung silver na silver balls para ano siya, blue and silver Christmas since yung aquamarine at saka yung pink naman eh merong white elements and other color mixed in. So, sabi ko, sige, lagi ko na lang ng silver. And also, humiram na lang din ako dun sa aquamarine set ng mga Christmas balls para kahit pa paano, they're in the same family and shade of blue naman. So, okay. Ay, hindi naman same shade of blue, pero pare silang blue. Yun na lang yon. So, ayan, yun na lang yung ginawa ko para maisalba siya. So, baka yun yung hanapin ko for next year is more royal blue or dark blue shades of ornaments para naman hindi ko hinihiram yung ibang colors from the other sets. Yan lang. Nag-decide na rin pala ako na lagyan ng mga silver flowers since meron pa naman yung mga silver na flowers dun sa silver na set, malamang. Diba? Ayan, sobrang ano, na-stress ako dyan. Kasi, ayoko, gusto ko sana pure blue lang, pero wala tayong magagawa eh. So, ayan, minix and match na lang natin. Tsaka it works well naman, silver and blue works well together naman. Kaya, ayan. So, ayan, final touches na lang ng silver side and yan na siya. For the Christmas tree, naisipan ko is red kasi red yung favorite color ni Rico. Tapos, hindi ko na-realize na yan lang pala yung red na meron ako, yung malalaking balls lang na pula. So, ang ginawa ko is, humiram na lang din ako dun sa pink na set. Kasi, hindi ko rin alam kung saan napunta yung mga red na flowers and mga red na ornaments namin. Kaya, ayan. Kesa naman itigil ko yung pagde-decorate ko, para lang maghanap ng red, eh di nilagyan ko na lang din ng pink. They're in the same family of togetherness naman, kaya okay na yan. Para hindi rin pure red. Pero ang cute, para siyang apples pag tinignan mo dito. Ayan o. No? Diba, pag pure red lang, ganyan lang yung itsura niya. So medyo nakaka-bother ng very very light. Kaya nilagyan ko na lang ng mga pinks. Pero yung mga maliliit lang, kasi masyado nang madami yung mga malalaki. Ayan. So, ikot-ikot siya. Actually, umiikot yan. Pwede mo siyang isaksak, tapos umiikot siya, umiilaw. Pero hindi na ata nagana yung motor niyan. Kaya, ganyan na lang siya. Meron kaming malaking Christmas tree, yung ina-assemble talaga na yung puno, tapos isasaksak mo yung mga branches individually. Pero wala ngang space, at saka parang masyado naman siyang malaki. Baka pag hinila ni Rico, madaganan siya and everything. At least yan, pag hinila niya, maralaglag lang sa kanya. Kaya, ayun, mas madaling itayo yan pag tinumba ni Rico. Pasensya na pala kung naririnig niyo yung mga manok. Nire-record ko kasi to ng 7:14 AM, time check. Brought to you by CSI Mall. Kasi dun ko nabili itong mga bagong Christmas balls na to. Pero ayan, patapos na tayo dito. Okay na yan. At isasabit na natin si Angel. Ayan, charan. So, yan na yung Christmas tree natin. Tapos, meron kaming mga doorknob na, ano, kung ano man siya. Basta nilalagay siya sa doorknob. Ayan, charan. And itong Christmas tree na to, na cute na kahoy, na bili namin sa session,
And wala lang, nakitan lang kami. Tapos nilalagay ko lang yung mga Looney Tunes namin na ornaments na may stand. Ayan. So dyan na sila kasi nilipat yung Christmas tree dito sa may sofa. And yung mga gifts, ayan, nilalagay na rin namin dyan. Kasi gusto ni Mama nakadisplay ang mga gifts bago ipamahagi sa mga kamag-anak, sa mga boss, sa mga co-workers, ganyan. So, nilipat ko siya from yung sa piano at yung bar table and bar chairs. Nilipat ko dyan sa ilalim ng Christmas tree kasi malamang dyan naman dapat nakalagay ang gift sa Christmas tree, di ba? And ang cute lang nung damit ko, si Barry Allen, The Flash. Siya yung isa sa mga favorite na DC characters ko. Share ko lang. Pero ayan, patapos na tayo dyan. Pinili ko na lang isiksik yung mga regalo. Pero ayan. So hi guys, we're done with the decorating in fairness. Ang tagal bago ako nakapag-decorate. And, pero ayan na siya. So I'm gonna show you guys in 3, 2, 1... So, yun na yung... Pagod ako. So, yun na yung Christmas decoration natin for this year. Tingnan natin kung ano pa yung motif natin for next year. But, for now, I hope you're enjoying Vlogmas. So far, mukha namang napapanindigan ko siya. And, yeah. Merry Christmas to all of you, advance. And I'll see you guys tomorrow. Bye!